Basketball lovers, good day para sa inyong FIBA World Cup update. Matapos nga ang ilang games na kabiguan ang Lebanon. For the first time, nanalo na nga sa FIBA World Cup kalaban ang Ivory Coast at pinataob nila ito. Samantala, matapos nga manalo ng Lebanon, sinunda naman agad ito ng Japan na kung saan pinataob din nila ang Venezuela. Kaya naman, ang Japan ngayon ay nangunguna na sa standing sa Asia. The 2 wins and 2 losses at inaasahan. Ang China rin, pinataob na rin ang Senegal. Kaya naman, ang Pilipinas na lang ang hindi pa nakakakuha ng panalo. Pagkatapos nga ng kabiguan ng Pilipinas sa Italy, agad-agad nagkalaban ang Gilas Pilipinas at ang South Sudan na kung saan pinataob din ng South Sudan ang Pilipinas. Sa first quarter pa lang ay naungusan na ng South Sudan ang Gilas. Samantala, humabol ang Gilas sa third quarter pero kinapos ito hanggang ibaon ito ng South Sudan sa fourth quarter sa score na 87-68. Ay nanalo nga ang South Sudan sa pangunguna ng kanilang player na si Dr. Jones at inaasahan sa huling asignatura ng Gilas Pilipinas sa paparating na Sabado ay makakalaban ng Gilas sa no bearing match ang China. Isa ito sa magiging basihan kung dapat pa bang manatili sa FIBA World Cup ang Pilipinas dahil nga nakikita na natin ang Pilipinas unti-unti nang napag-iiwanan sa world, rather sa Asia, ng mga bansang na sa una ay mga kulelat lamang. Isa itong indikasyon na ang Pilipinas dapat baguhin na ang sistema ng basketball at umpisan ito sa PBA na kung saan tanggalin na ang lahat ng mga limited rules katulad na lang ng import, height ng import. At syempre, dapat hindi lang isang import ang ipapalaro sa PBA dahil mas maganda kung maraming import, mas advantage ito sa atin, sa mga player natin dahil mas lalong tataas ang level ng laruan sa PBA. Kaya naman, ang Japan, napakaganda ng kanilang resulta sa kanilang basketball dahil pinagtuunan ito at binihusan ng pera para mapa-improve ang kanilang programa sa basketball at inaasahan natin kung babaguhin ito ng PBA ang kanilang mga rules ay sa mga susunod na taon, unti-unti muling aangat ang Pilipinas sa world. Kaya naman, ano sa tingin nyo? Dapat na nga bang palitan na ang mga namumuno sa PBA at tanggalin na ang mga board of directors? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagon ng Bulacan, Ricky Lansan ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Michael Pangilinan at sa Pangilinan Family ng Apalit Pampanga. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Pakilike, pakishare at ganoon din pakipollow.